Nel, ano-anong mga at hanggang kailan ito epektibo? Isa lang ang pinapakalapit na pangkatalang pagbabago sa import duty rates sa bigas, mais at meat products. Batay sa Executive Order No. 50, inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na mapanatiling abot kamay ang presyo ng mga produkto sa gitna ng epekto ng El Niño phenomenon at African swine fever, kung saan may negatibo itong epekto sa presyo at produksyon ng palay at mais, bukod pa rito ang trade restrictions na ipinatutupad ng ilang bansa. Ayon pa kay Pangulong Marcos, dahil sa economic conditions, kailangang ituloy ang pagpapataw ng mababang taripa sa rice, corn at karne ng baboy para matiyak ang food security, ma-manage ang inflationary pressures at matulungang mapunan ang supply ng pangunahing produktong agrikultura. Sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act, may kapangyarihan ng Pangulo na taasan, bawasan o alisin ang kasalukuyang ipinapataw na import duty para sa interes ng lahat at tungkol na rin sa national security. Ito ay alinsunod na rin sa rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. We'll be right back.